Hello ladies, and in this video, pag-uusapan naman natin ng 5 easy tips na kailangan mong gawin para maging attractive kang babae. So bago natin umpisan ang lahat, pwede ko ba malaman kung ano yung mga nasa saloobin nyo, bakit nyo pinapanood yung video na to? Ano bang nag-uudyok sa inyo na nagsasabi na tingin nyo ay hindi kayo attractive na babae? Aww. So, kung may mga suggestions kayo or opinions, please comment it down below para makita ko kung baka maganda siyang itopic sa next na videos na gagawin ko. So, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, again, ako si Salvador Galvan Jr. And sa channel na ito, nag-upload ako ng mga videos patungkol sa relasyon, sa finance, tsaka sa self-development. So, kung interesado ka sa mga ganitong klase ng videos, please consider subscribing to this channel at pakihit na rin ang notification bell para mag-updated ka sa mga next na i-upload ko ng mga videos. So, paano nga ba maging attractive na babae? Ano nga ba yung mga katangian yung mga babae na madaling maka-attract sa aming mga lalaki? So, katulad ka ng sinabi ko, magdi-discuss ako ng 5 na easy tips na kailangan mong gawin sa iyong sarili para maging attractive kang babae kahit na kaninong lalaki pa yan. So, ladies, I will be honest with you, okay? Kung gusto mong makaakit ng lalaki in an express way, yung mabilis talaga, magsuot ka lang ng sexy, makakaakit ka na kagad. So, tip number 1 natin is to actually magsuot lang kayo ng mga appropriate na pananamit. Dapat matuto kayong manamit ng maayos. And to be honest, totoo yung sinabi ko kanina na kapag ka nagsuot kayo ng sexy, is madali kayong mapansin talaga ng kahit na sinong lalaki. Katulad ng konting kita yung balikat, ganyan, o di kayong kita yung binte, yun, madaling nakaka-attract ng mga lalaki yung mga yun. Pero hindi naman kailangan nalabas yung inyong cleavage, okay? Kasi ibang attractiveness naman yung dala nun. Sa madaling salita, dapat mahanap nyo yung fashion na tutugma or aakma sa personalidad nyo para maging presentable kayong tignan. Ikalawa naman ay dapat maging stress-free kayong tignan. Ito yung sa pamamagitan ng paggamit ng mga konting makeup or heavy makeup or kayo nang bahala kung paano yung gawin yun kasi hindi ko rin naman alam kung paano. Ang importante ay magmukha kayong energetic at saka maaliwalas tignan. Dapat huwag nyong hayaan na medyo maputla kayong tignan kasi ang unang-unang itatanong sa inyo ng mga tao is kung may sakit ba kayo. Dapat hindi ganun kasi baka mas iwasan pa kayo ng mga lalaki pag ganun ang itsura nyo lagi. At ikatlo naman ay dapat magandang tindig or postura ng katawan ninyo. Hindi nyo naman kailangan totaling maging sexy or something. Kailangan nyo lang magkaroon ng confidence sa mga ginagawa ninyo. Or kapag kayo ay nakaupo or di kayo naglalakad, dapat maganda palagi yung tindig nyo, okay? Hindi kasi magandang tingnan yung kukuba-kuba. Hindi din magandang tingnan yung laging nakayoko. Hindi din magandang tingnan yung masyadong maarte ang tindig. At hindi din magandang tingnan yung lalampalampa. Dapat yung sakto lang yung tindig ninyo, yung simple lang pero may dating. At kitang-kita na may tiwala kayo sa inyong sarili. Kapag medyo kasi kukuba-kuba yung babae or di kaya tingin namin is wala silang tiwala sa kanilang sarili, medyo hindi siya ganong kapansin-pansin, di ba? Kaya kung gusto maging attractive tignan, kailangan malaman mo kung paano ba ang tamang tindig or posture mo sa kahit anong angle. Ika-apat naman ay yung paggamit ng maganda at matamis na ngiti. Ngayon, ano ba ang ibig kong sabihin dito sa maganda at matamis na ngiti? Ito kasi maganda at matamis na ngiti, sa totoo lang, kailangan yung practice nito sa salamin o di kaya sa camera ng cellphone or camera na talagang camera. Kasi hindi naman kasi lahat ng tao ay natural na maganda or matamis yung ngiti. Meron yung iba medyo sobrang mumiti, meron naman yung iba is masyadong mahinhin yung ngiti, kailangan yung maganda tsaka matamis na ngiti. So, magagawa nyo ito kapag nakapag-practice kayo ng maayos. At kailangan mo magawa ito ng magmumukha siya natural sa'yo. Kaya kailangan lagi mo siyang practicein para magiging makasanayan mo na siya. Hindi siya magmumukhang plastic, di ba? At saka mas maganda kapag kangingiti ka ng ganito, yung nakalabas yung ngipin mo. Ikaw nang bahala kung paano magagawin. Kasi may nabasa ako dati na sabi doon, kapag ngumingiti ang isang tao na laging nakalabas yung ngipin or nakaganyan, is mas maganda yung outlook niya sa buhay. So, ibig sabihin, mas maganda sa ibang tao, mas maganda siyang kasama or mas magaan siyang kasama. Kaya practice ka lang na mag-practice para by that time na may makilala kang isang lalaki na medyo gusto mo or hindi mo mang gusto or kahit na sinong lalaki dyan. At least kapag nakilala ka ng mga yon is gamitin mo yung ngiting yon. Tapos, yun agad ang unang-unang nila mapapansin sa'yo, panigurado yan. Ikalimang tips is yung proper mindset. So, sa totoo lang kasi, kahit nagawin mo yung apat na sinabi ko sa'yo una, kung wala kang proper mindset,
baliwala lahat ng yun. Sa totoo lang. Na iisip nyo ba yung ibang tao na hindi naman nila ginawa yung unang apat na sinabi ko pero ang dami na attack sa kanilang mga lalaki? Kadalasan, nakatanim na sa utak nila or sa mindset nila na attractive sila. Kaya kahit anong gawin nila, kahit na ano itsura nila, sa totoo lang, is nakaka-attack sila ng mga lalaki. So, paano ba gawin to? Paano mo ba papalitan yung mindset mo na magiging attractive ka sa kahit na sino? So, sa totoo lang, hindi siya madaling gawin. Kailangan mong gumugol ng siguro isang linggo, isang buwan, or baka taon ang kailangan mong abutin bago mo may tanim ito sa iyong sarili. Kasi hindi naman siya ganun kadaling gawin talaga. Kasi para mong nireprogram yung mismong utak mo kapag sineset mo sa mindset mo na isa kang attractive na babae. Pero once na naging mindset mo na ito, maging co-continuous na siya hanggang sa forever na siguro sa utak mo. And so, ayan. Ayan ang 5 tips na ituturo ko sa inyo mga babae kung gusto nyo maging attractive sa mga lalaki. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please do subscribe sa aking channel. So, hanggang dito na lang muna till next time.